actually guys, dapat magre-request na ako ng another PIN kasi more than a month na hindi pa dumarating sa akin itong PIN na to. Upon checking, nakita ko na yun palang address, yan, yung address niya is nakalagay yung town namin pero yung province is hindi siya nakasama. Hi everyone, this is Serenka TV and welcome back to my channel. So guys, I'm doing this video kasi I got a good news for you and of course for me kasi sa wakas nakarating na sa akin ang aking Google Adsense PIN. So ayun guys, actually dumating siya ng Pilipinas March 23 pa, pero ayun, mukhang masansan na siya nakarating kasi yan ang hitsura niya. Nung before 21 siya nakarating sa akin. Actually guys, dapat mag re-request na ako ng aking second PIN para ipadala sa akin kasi more than a month na hindi pa dumarating sa akin itong PIN na to. And upon checking, dinobol check ko yung aking address sa aking AdSense and then nakita ko dun na hindi pala nag-appear yung province dun sa aking address. Ang nakalagay lang is town. At luckily, nakarating pa rin siya sa akin kasi meron siyang zip code. So, napaka-importante guys ng zip code. Kasi once na may missing tulad nun sa akin, nawala yung province niya, pero nandun yung town, and then yung zip code, nakarating pa rin siya. Yun nga lang, inabot siya ng more than a month bago nakarating sa akin, kasi nga, parang incomplete yung, ano, yung address niya, pero since may zip code nga, ayun, nakarating pa rin siya sa akin. Hindi mo pa siya guys ino-open kasi gusto ko siyang i-open na habang nag-take ako ng video para sa inyo. So, ayan. Sealed pa rin siya in both sides. Ayan. So, this is just a reminder guys sa inyong lahat. Sa lahat ng may mga YouTube account or sa lahat ng YouTuber. If ever na kayo na mamonetize na rin, careful tayo dapat sa pag-fill up ng ating details sa Google AdSense kasi napaka-importante nun. The last time na mag-check ako sa, actually ilang beses ako nag-check sa post office kasi nga more than naman 9 hindi pa siya dumarating. So upon checking, nakita ko dun na ang daming letter ng PIN na nakatambak sa post office. Siguro dahil lang nga sa hindi complete ang address or sometimes ang nakalagay sa pangalan niya is yung channel. Tayo nang minsan nagpabago tayo ng ang nakalagay sa channel natin is yung minsan hindi natin real name. Kaya medyo nahihirapan ang ating mga post office. So, kailan tayo guys makakatanggap ng Google AdSense PIN? Makakatanggap tayo nito once na tayo monetize na. And then, yung ating revenue is umabot na ng at least $10. So, pag umakyat na yan ng $10, makaka-receive ka na ng email from YouTube na ang iyong Google AdSense PIN ay ipinadala na nila. So, mag-wait tayo na at least 2 to 3 weeks. Pero sa akin nga, almost, hindi almost, more than 2 months siya bago ko siya na-receive. And then, once na wala talaga tayo na-receive, pwede tayo mag-request ng another PIN for 3 times. 3 times lang yung alam ko. And then, after that,
pwede na tayong mag-manual. Yung iba ganun yung ginagawa kasi hindi talaga nakakarating yung kanilang Google Adsense PIN sa address nila. So, ginagawa nila is manual request. Yung sa manual request, hindi ko pa kapisado guys kasi siguro mag-research pa rin ako about doon. Pero this time, papakita ko sa inyo kung paano natin i-activate or i-encode or i-input itong Google Adsense PIN na ito sa ating YouTube channel. And actually, ang Google Adsense PIN guys is ito yung para mag-verify yung ating address. Kaya ito pinapadala sa atin. And then kapag tayo yun narating na natin yung threshold or yung revenue na $100 at pwede na tayong sumahod. So, guys, i-open na natin to. So, ito na guys. Open na natin. Hindi ko rin alam kung ano. Hindi ko pa alam kung paano pag anong laman niya sa loob or kung anong nakasulat. Of course, nandito yung PIN na sabi nila is 6 digits. Ayan. Then the last side. Eto na siya guys. Ang laki-laki ng PIN niya. So, hindi ko na muna siya napapakita. Ayan yung hitsura niya. Ayan yung hitsura niya. And then, dito, meron siyang step kung paano. Nakalagay niya is Google Adsense Personal Identification Number. And then, nandito yung procedure, step by step, kung anong dapat gawin. So, papakita ko na lang sa inyo guys kung paano. Ito guys yung fourth step kung paano siya encode. Now, proceed tayo sa Chrome. Ayan, nakalagin na po ako. And then, click Studio. YouTube Studio. And then, change muna natin ng mobile site. Ayan. So, magiging ganyan na siya. YouTube Studio. Ayan. Close natin yung blue na yan. And then, palaki natin ng konti. Ayan. Punta tayo ng monetization, guys. Yung may dollar sign. Sa gilid, sa left side. Ayun. So, click lang natin yung monetization. And then, ayan na. So, punta tayo dito sa right side, getting paid, and then click natin yung complete in AdSense. After clicking that, mapupunta tayo dito, dear publisher, blah blah blah, yan. So yes lang natin yan, click, and then ayan, mapupunta tayo sa ating yan yung home, and then again. So, ayan guys, yung lalabas sa ating screen, and then verification check. Ayan, verify your identity. Ayan na po. Enter lang natin yung 6-digit PIN. Ayan. Lahat yan guys, 6 dapat siya lagi. And then submit. So ayan na, verify your identity. Ganyan dyan guys, confirm your personal information to get paid. Natin yan nasa upper left. And payments info. Kailangan natin i-fill upan yan guys. So ayan, pupunta na tayo dyan. Then add payment method. Diyan natin i-enter yung ating mga bank details. Guys, add new wire transfer details. Yan yung kailangan natin i-click. Ayan na, lalabas na yan yung details ng ating bank.
So, fill up lang natin yan lahat. But unfortunately, guys, hindi ko alam yung SWIFT BIC ng aking bank. So, I will just finish it here. Kasi tatanungin ko yung bangko kung ano ba talaga yung code ng bank. Kasi importante yan, kailangan siya. After kung makuha yon, so, i-continue ko na lang siya. Kung alam niyo naman, guys, pwede niyo na siyang matapos. So, yan lang lahat yung fill upan mo. Name, bank name, account number, and then yun nga yung BIC, SWIFT BIC, yung tawag dyan. And much better kung alam na natin agad yung SWIFT BIC ng ating bank para hindi natin ma-hold yung ating pagtapos niyan. Ako, babalikan ko na lang siya once na alam ko na, kasi kailangan sure talaga para hindi magka-problema yung ating payment. So, yan lang guys. Fill up lang yan lahat. Name, bank account, etc. Ganyan lang guys, kadali. Kailangan lang natin fill upan lahat. And kailangan natin i-double check na dapat tama siya. And then, saka natin siya i-submit. Para sure tayo na makukuha natin or marireceive natin yung payment. Ayan, isa-save lang natin kapag okay na siya. Ganyan lang siya guys. So, yun na nga guys. Tapos lang aking activate ng aking Google Adsense PIN. And ayun, maghihintay na lang ako na makakuha ng enough revenue para makasahod ako sa YouTube. So, yun guys. Actually, sobrang saya ko na nagkaroon ako nito kasi akala ko kasi dati ano lang to, pangarap lang or hindi siya pwedeng matupad kasi dati nakikita ko lang mga artist lang yung mga ganito and mga famous and syempre yung mga madaw dyan yung talagang magagaling na vlogger, pero ngayon parang one step ahead o may dream lang dati na magkaroon o makasahod sa YouTube. So, sa aking mga supporters and of course sa aking mga team, sa aking mga silent viewers, thank you so much. And kung meron man sa inyo na pangarap din na magkaroon ng ganito, kasi ako talaga never, ever before na sumagi sa isip ko na magiging YouTuber ako ng ganito lang ako. Napaka-imposible talaga before. But then, I discovered this what do you call this? I discovered this community, yung ang tawag dyan, yung way kung paano umangat sa YouTube and kung paano maging ganap na isang YouTuber. So guys, kung pangarap niyo rin, since natupad ko naman, matutupad niya rin. So, guys, this is all for now. If you haven't subscribed yet sa aking channel, please do. Paki-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga susunod pang video. Thank you so much and God bless.